Napakaraming street food sa Quiapo at talaga namang nagte-trending ang mga to. Alam mo ba na merong isang komunidad sa Quiapo na may luto na dapat dinarayo? Ito ang Muslim Town, na tahanan ng marami nating kapatid na mga Muslim. At dala nila ay lutong maranaw at iba pang masasarap na pagkain. Lutong halal ba ang hanap mo? O gusto mo maka-explore ng bago? Para sa'yo to. It's a beautiful day for a food trip. Let's go! Narinig tayo ngayon sa Quiapo para mag street food crawl, pero hindi ari basta-basta street food crawl. Ari ay isang halal street food crawl. Marami nagsasabi na ang Maranao and halal food in general ay napaka-underrated. We're here to find out kung anong ibig sabihin nila. Actually, nga ngayon ako nakapasok dito. So this is very new for me. This is a new experience at very excited tayo. At marami ako nakikita ng mga umuusok-usok, mga kumpulan ng tao. At din natin sisimulan sa trending na pater ni Intan. Yan ang menu nila. Pili na lang kayo doon. Pero ngayon, I highly recommend susubukan natin yung chicken riandang at chicken caparan. Ang stall nare, famous yan sa chicken riandang sa chicken caparan. Yun ang chicken caparan. Yun, yung kulay turmeric na yun. Tapos napakamura dito, napaka-affordable at very feeling. Kita nyo, I don't know kung nakita nyo yun, pero dalawang kanin per order. Ayan, si Sir Gary siya yung magluluto ng chicken riandang. Babalikan namin mamaya yun, ha. Ayan. O yan, pinapakuluan pa lang yung mga manok. Abangan nyo mamaya, babalikan natin yan. Ari naman ng chicken paparako, bagong luto, asbok na excited tayong masubukan yan. So ari yung chicken piaparan. So ari ay chicken, dalawang rice. Turmeric rice o ito? Pati may chicken, may turmeric din. So yung to turmeric rice, tapos yung chicken niluto sa turmeric. Tapos may niyog ho ito, ano? Tapos yan, may niyog. Try natin. Ayan, so in true street food fashion, naka-gloves tayo, magkakamay tayo. O kasabihan sa Batangas, tayo ay magsasakol. Very excited tayong matry ito. Napanood natin sa social media, parang kasarap. At, ang bango ah. May amoy ano siya. May amoy tinola ng konti. So yan. So, try muna natin itong ano. Uy, mainit ah. Ito maganda dito. Bagong luto. So, wag mong i-expect yung masyadong maraming serving ng chicken. Kasi 25 pesos lang siya. Yun mo yung 25 nga. Sa iba, parang isang cup of rice lang. Dito, dalawang cup of rice na may ulang ka pa. Yeah, so try. Oh, init. Try natin. First bite. Thank you, Lord. Wow. May lasang luya. Tapos very nutty. And, yan. Sa una, wala kang mararamdaman na naanghang. Tapos maya-maya, yan. Nararamdaman ko na sumisipa na yung anghang. Yan, may buto-buto pa. Tapos yan, may dalawa namang malaking chunk ng chicken breast. And again, very hot, napaka-init. So if you're looking for a warm meal for 25 pesos, meron ka na din sa pater ni Intan. This is a good start sa ating halal food crawl. May chicken riandang pa tayo, saktong-sakto. Magluluto pa lang sila. Excited tayo na masubukan nyo. Yan, si Missy tatry na. Ang init, ano? Yung chicken piaparan. May chicken kayo mamaya. Meron. Sasahin mo. Sarap, no? Kahit, actually, kahit yung kanin lang, masarap na eh. Malasa na. Yun, pumunta na sa sulok ang isang are. Uy, marami pa tayong kakainan. Masi yung kanin lang, ano? Sarap.
Masaya mo? Sobrang sarap daw. Ngayon naman yung pupuntahan namin. Hindi ko na i-spoil, pero malupitan yun. Abangan nyo yun. Sabi sa akin ni Gary, di ni daw yun sa street ng Jollibee. Di ni natin makikita yun. At rin na ang kalye na home to the 10 peso full meal. Bale, are isang kalye na puno na magpapastil. Yan naman ay mga magkakamag-anak daw. So pare-pareho lang naman siguro yan. Nanahanap natin yung pinakanauna daw. Di na tayo po pesto. Kung may budget ka naman, pwede ka magdagdag dyan. Fried egg, hot dog, boiled egg. Para mas satisfying ang pastil mo. Can you imagine sa loob ng dahon ng saging nare ay isang full meal for 10 pesos only. Tapos gawin yung gawin ng chicken pastil, kanin, tapos chicken pastil. And then, ibabalot. Kabalot naman ako. Thank you! Siyempre, hindi ganun karamihan. Pero saan ka makakatala? 10 piso, meron ka ng kanin, meron ka ng protina, chicken pastil yan. 10 piso sa presyo ng isang bote ng mineral water. Makakain ka na ng full meal. Sa definition ng mga Pilipino ha, na may kanin, saka may ulam. Ari na ang isa, if not the most trending na street food din sa Quiapo, ang 10 peso pastil. Yan. So again, bagong luto, may initinit pa. Kuha tayo ng konti. O yan, rice. And then may chicken pastil. Yung chicken, talagang yan ay matagal yan pinakuluan. Matagal na, na pinalambot, pinalasahan. And it's almost crispy. Parang adobo flakes yung datingan. Try natin. First bite. Thank you, Lord. Sa lasa, sa satisfaction, hard to beat ang chicken pastil ng Quiapo. For 10 pesos, may garni ka na, sobrang panalo na. Tapos, lalagyan natin ngayon. Pwede yung pampalasahan yan. Are, chill oil na may toyo. So, pwede yung pampalasahan yan, paanghangan. That took it to another level. Talagang lumabas yung sarap ng chicken pastil. Tapos meron sila yan. Chili oil talaga. Lagay na natin para talagang purong chili oil. Dito, sabihin na natin nabitin yung 10 piso. 20 pesos, dalawang garni. 50 pesos, limang garni. Makakita ng limang order nito, 50 pesos. Pag hindi ka pa naman busog doon. Kaya isa to sa napaka-solid stop sa Halal Food Troll din sa Quiapo. See you sa next one. Ari ang sinasabi kong magfu-full meal naman tayo. Full meal number one kasi meron pa mamaya. Dini tayo sa June Naira. Tapos yun, no, talagang parang karinderia style, turo-turo. Naka-display ang mga pwede mong pagpilian. Tapos yan, meron din dini. Oh, parang kasarap na rin isdang. Ari. Parang kiaparan style din. Saka yun po. Kasarap ng mga isda. At ang daming kumakain. Tapos yan, may mga ihaw-ihaw din sila. So, ari ang ating pagsasaluhan. So, chicken barbecue. Ginataan na tilapia. Ang pagsataba ng tilapia nga rin. Tapos, itlog ng isda, ginataan style. Saka, beef rendang. Ayan, dito na tayo sa June Naira. Wala ako nakikitang utensils dito. Binigyan ako nito. Ayan. Dini maghuhugas ng kamay. Ayan. Tapos nag-alcohol na rin naman ako kanina. Mas masarap nga naman ang kain kapag nakakamay. Tuwan-tuwa siya eh. Si BC is excited na excited sa food crawl namin na to kasi yan ang gusto niya talaga eh. Mga isda-isda. Chicken-chicken. Yan. So, unahin natin itong beef rendang. Yan.
first bite. Thank you, Lord. Malambot. Alam mo na, ang tagal nilang itong niluto kasi buo doon sa malambot, napakalasa. Tapos may konting anghang, konting-konti lang. Tapos, try natin to. Ang laki ng isda, oh. Ayan. Ang tayong fish. Look at that fish. Tapos, sasabawan na natin. Sabaw ah. Medyo maalat. Tapos, lasa mo yung gata. Masarap to, lagyan itong palapa. Ito yung palapa, oh. Yan. So, ito yung parang pinaka-sambal nila. Parang pinaka-kimchi nila. Pag may ganito, mapapa-ectorize ko na. Ito naman, itlog. Yan ako. Durog eh, durog. Yung itlog ng isda, medyo dry kasi yun talaga yung usual texture niya. Tapos ano siya, pag pinahin mo, kailangan talaga meron talaga ng sarsa para talaga ma-enjoy mo. And ito, chicken barbecue. Ang tingin ko sa sauce nito, medyo sweet. Yan. Parang sweet to. Yung barbecue nila, very heavy on the ketchup flavor. Kaya pala kami binigyan ng extra rice. O, pa-extra rice ka nga naman talaga. Kaya naman pala walang kubiertos na sinuserve dito. Talagang masarap magkamay. Dito sa mga taong paborito ko, etong ano, ginataang isda. Sarap. Tapos itong beef rendang na kanina, konti lang yung anghang. Paanghangin natin, panalo na. Meron pa tayong chicken rendang mamaya sa isa pang pool meal. Tapos titingnan natin kung may mga makikita tayo ng mga merienda dito sa Muslim Town. Kaya see you sa next one. Si Mrs. kasi, yung kanyang father, may he rest in peace, ay Muslim. Kasi Muslim. So talagang growing up, ito yung kinakain niyo talaga growing up. Yan ang mga sinuserve sa kanya daw. Itlog ng isda. Tapos may palapa, kaya yan, enjoy na enjoy siya ngayon. Lakad-lakad muna tayo, bigil lang siya. May kakainan, papapagutom na konti. Kasi itong halal food crawl natin, hindi lang siya talaga food crawl. Ano din siya, parang immersion din, para may experience natin kung paano po umuhay ng mga kapatid nating Muslim. Ayan, may nakita tayo, Lynn Bernardo, the one and only. Kumusta? Ikaw kayo nanganak. Ikaw kayo nanganak sa talaga. Ano mo lang yon? May unan lang sa ano mo. Nakita rin natin si Carter dito. Mukhang nasarapan na. Atare, ang isa sa main ingredients ng Maranao cooking, ang sakurab. So parang ano naman siya, green onion. Tapos, green onion na maliit. Tapos, yan ang pinaka main ingredient itong tinatawag nilang palapa. Na yan naman, may anghang na yan. May niyog. Tapos yan naman ang para sa chicken riandang ilalagay. Tapos ano yung mga pampalasa nila? Ano mga pampalasa niyan, sir? Sibuyas, bawang, toyo. Ano pinagkaiba ng riandang sa rendang? Pareho lang yun. Magkaiba lang talaga ng pronunciation. Okay. Oh. So riandang, chicken rendang pareho. At yan. Yun, binubos na. Ini. Pampalasa na yan. Talagang iyaano pa yan dyan. Para talagang kapit na kapit ang lasa kasi ano yan eh, white meat yan, mga breast part. Pero yun, grabe nakakataka. Yan, ilagay na. Oh! Dami. Pag hindi pa naman naging malasa yan, eh kasing dami ng manok yung ano eh, yung palapa. Yan, so order kami ng sa wakas. Luto na. Yako. Lalo na rin asbok. Ay, nasa wakas luto na ang chicken riandang. Iba talaga yung amoy niya eh, ang bango. Tapos nung, iba talaga yung pagkain, pag nakita mo kung paano lutuin, ay nakakapatakam nga.
Wow. Kung akala ko sobrang sarap na nung chicken papatyaparan, eto, yung bite na yon kailangan sundan sa sarap. Iba yung sarap ng palapa eh. Talagang di-level up niya yung ano. Kasi itong ano, chicken breast, walang lasa yun eh. Pero nung nalagyan ito, and yung kanilang mga pampalasa, panalo. Tapos yung parang ano, yung niyog na may tusta, na may konting, yung nutty flavor niya na may tusta, nagpa-level up ng dish na to. And for 25 pesos, no reason to complain. All the more reason to enjoy. Ano masasabi mo? Sarap. Ito pala si Ate Intan. Sikat na kayo, napanood ko kayo kay Chewy Show. Nakakwentuhan ni Chewy Show yan eh. Ayan, magpapanghimagas naman tayo. Narinig. Ba't ibang delicacies na Maranao. Umorder tayo ng isang balolon, 10 piso. Nandito naman tayo sa Sorainas para magpanghimagas. Ari yung isang Maranao dessert. Ito yung tawag nila dito ay balolon. So ito yung wrapper. Para siyang crepe na flour-based tapos may food color para magkulay ube. Tapos ang sa loob naman yan ay coconut. Yan. Try natin. Yung wrapper niya, a little chewy. Tapos yung coconut, nandiyan yung natural sweetness ng coconut. Tapos yung nice texture ng medyo toasted na coconut. Tapos, napakatamis. Ang sarap. Sarap nito? With kape. Para sa last stop sa ating halal food crawl, narinig tayo sa Arab Asian Resto. Aro yung mga dishes nila ko. Bibigat din na rin sa tiyan. Aro yung menu nila, saka yung prices. Pili na lang kayo dyan basta napapaibig. Tapos yan, may mga snacks din sila. Ang alam kong snack din na masarap, yung parata. Ang alam kong masarap din yung inumin, aring tetarik. Order tayo ng mee goreng ayam. Tapos roti telur. Tetarik. And then Milo ice, kung tama ang pagkaka-pronounce ko. Tapos mamaya pala, irarang ko yung top 3 dishes na natimusa ko din sa Muslim Town. Hintayin ko lang yung kakainin ko din sa Arab Asian Resto. And look at that afternoon crowd. Ang daming tao kahit alas 3 oh. So, try muna natin na yung roti lang talaga. Really hot, ang init yan. First bite, thank you Lord. Warm, chewy, a little oily, very filling. Pero as is, wala pa siyang lasa masyado. So tingin ko talaga, meant to be enjoyed siya na meron ito. So sawsaw natin dito. Hindi ko alam kung ano to. Malalaman natin kung ano. Parang curry sauce. May ano siya. May lasang turmeric. I think I'm tasting turmeric. And a little bit of curry flavor. So kung gusto mo na savory yung roti mo, dito mo isasawsaw. Tapos yan, may egg siya sa loob. Ayan. Kaya very satisfying din. So bukod sa snack, pwede na rin siya na almusal. Sawsaw natin sa condensed milk. Ayan. Kung papipiliin ako, mas masarap siya with the condensed milk. Ang pinaka-appeal nitong roti na to ay yung pagka-warm and feeling niya. Panalo to na almusal. And speaking of feeling, titigilan ko na to, titake out ko na dahil meron pa tayo ni mee goreng. Aray na ang ating mee goreng, looks like another heavy dish.
looks like another flavorful dish. Feel free to try this. Sorry na, ang mee goreng, haluin natin para talaga yung sarsa niya ay umalo. Mamaya natin lalagyan ng calamansi. Tikman muna natin yung lasa niya. Yun. Kung naghahanap kayo ng masarsa na noodle dish, ar iyon, tikman natin. Mmm, really savory. Tapos yung lasa niya, yung noodles niya, parang yung texture niya, parang instant noodles. Parang ganun yung texture, yung ganun yung pagkakaluto niya. Tapos, salty. And, again, typical of other dishes I've tried today, ay may anghang. Yeah, may mga sili-siling konti. So, dahil salty siya, lalagyan natin ng konting kalamansi. Tapos yung pagka-salty niya, may konting tamis din na nagko-complement. Tapos itong mee goreng na to ay with chicken. So another satisfying dish. Nakakabusog yan. Complete with protein. So kung ang mga taga Batangas, paghapon, naglulumi. Yung mga taga Muslim town, nagmi-mee goreng, din sa Arab Asian resto. Ari naman, ang teh tarik. Ang teh tarik ay pulled tea. Kung hindi ako nagkakamali, ari nyo sa mga street food na yun talaga yung parang hinihingi lang gayon. So ito ay hot milk tea beverage. Yan. Try natin. Mm. For a milk tea, mas lasa mo yung tea. Tapos yung milk, siya lang yung nagdadagdag ng creaminess. Saka milk, syempre, milky flavor and konting tamis. Pero talaga ito, it's a tea, first and foremost, complemented by the milk. At kahit garing mabanas, it's nice drink. At tapos si Aisha, hindi talaga kaya ang mainit. Kaya ito, nag-ice Milo siya. Try din natin. Ice Milo na napakatamis. Anong masasabi mo sa food trip natin ngayong araw? Daming memories. Oh. Nung bata ka, ano? Oh, familiar yung lasa. Klaseng mapapaulit tayo dito sa ano, Muslim town. Chicken. Chicken for life. And syempre, na-enjoy ko yung halal food crawl dahil sa mga kinain ko, napakarami, napakasulit, napakamura, napakasarap. Pero bukod dyan, ang isa pang dahilan kung bakit na-enjoy ko talaga ang halal food crawl, ang mga kapatid nating Muslim na nakasalamuha natin nyo, talaga sila pa yung bumabati, sila yung kumakaway, sila yung umingiti. And in my experience, tama si Boss Gary, ang Maranao food ay spicy. Yung pagka-spicy niya, ibig sabihin heavy on spices, saka syempre may konting anghang. And napakalasa, importante, very affordable. And nakakabusog, at hindi lang yung tipong matutuwa ka lang kasi nabusog ka, matutuwa ka kasi nasarapan ka rin. And now I can see kung bakit ang dami nagsasabi na very underrated ang halal food. At talagang it's something that you have to try at least once in your life. And for sure, marami pa ako na miss na masarap na kainan din sa Muslim town sa Quiapo. Kung may recommendation kayo, do let me know. If I have to rank the top 3 dishes na natimusan ko sa halal food crawl na to, number 3, yung chicken pastil. Number 2, aring mee goreng. Number 1, yung chicken riandang. And that's it for today's vlog. Thank you for joining me. Sana nag-enjoy kayo. And if you did, make sure to click on subscribe button and notification bell and watch my other vlog right here. Thank you for watching. I'll see you in a bit.